sa halagang 2.8 ho, ganito ka aliwalas yung titirahan mo. Ang kagandahan dito, imaginein mo na lang na nangungupahan ka, pero sa'yo naman yung investment na yun. Ayan guys, ito yung pinaka second floor niya, kasyang-kasya dito yung dalawang kwarto. Ayan, simula dyan yung guhit, kaya mong maglagay ng dalawang division, tag isang bintana para sa dalawang kwarto. Tapos may space pa rin to. Ang sukat nito ng kwarto nito ay nasa 6 feet 5 to 6 feet po. Kasyang-kasya yung ano, yung mga adult, tala ng mga bata. Ito kisame o. Ang height nito ay nasa 7 feet. Ayan. Inangat mo yung kamay mo, abot mo yung pinaka-bakal sa taas. Saka naka-insulation na rin siya. Insulation, wiring, kakabitan mo ng ilaw sa dalawa, tatlo. Tapos yung hagdan niya, bakal na rin. At bababa ka, may silipin namin yung baba. Ha? Alalan? Pinapagabit na na. Oo. Ayan guys yung flooring niya. Ito made from Hardiplex po. 1 inch ang kapal. Matibay na po ito. At naka-screw tight. So, optional din yan. Kung may budget kayo, pwede nyo lagyan ng bakal and then pabuhusan nyo na rin para mas sure nyo yung tibay. Hardiplex po yan. So, yung hagdan niya, ito. Pwede mo rin siyang lagyan ng ano, ng plywood para may design. Pwede mo simentuhan. Oh, pwede mo siyang simentuhan daw. Kaya lagyan mo ng tiles. Yan yung baba. Bababa kami ngayon. At ito naman yung labas, yung pinakababa. Maganda ho, talagang sakto-sakto lang ko sa pamilya na merong ano, limang anak, tatlong anak yun, hanggang limang anak, sakto to. Sa'yo. Para po sa akin to. Para to sa limang anak. Ngayon, kung isa lang ang anak mo, ay hindi na tayo makakalabas. Ayun ang mabuksan. Pa-help! Help! Oh my God! Help me! Ayun lang po, delikado ho. Ayan. Binuksan na. Ito, demo lang natin, no? Pwede kang maglagay ng lamesa dito. Ayan. Tapos yung CR, ito maganda. Maluwang ho. Tiles na. Maaliwalas ho yung CR. Ito yung kisame niya. Ayan. Maaliwalas. Ayan, naka-tiles na. May toilet bowl, may lavatory. Tapos pwede kang maglagay ng shower head dito sa gilid. Ayan. May bintana. Pagkatapos, lababo. Ito, maaliwalas din. Maganda rin yung setup ng lababo. Naka-tiles. Ayan, pwede kang magkabit ng cabinet sa ilalim. Maglagay ka ng, ano dyan, washing machine or rep. Kasi ito yung likod, yan. Naka-lap. Dito, ano mga sa likod? Ayan. Ito, ganda. Lagay ka ng sala set. Maglagay ka ng salas dyan. Maglagay ka ng sofa set. Tapos eh, dito sa ilalim ng hagdan, pwede kang maglagay ng ano, TV, malaking cabinet, kasyang-kasya po yan dyan. Punta natin ang likod. Yung hindi namin mabuksan kanina, na likod. Ito. Ayan. So, maganda pa, ano? Luwang pa nito. Pwede mo rin itong gawing ano, sa, kahit gawin mo na itong kusina nyo. Kailangan mo lang yan, o. O kaya kung gusto mo, gawin mong kwarto. Ang luwang ho. Ito, pwede mo siyang buhusan, yan. Ayan yung pinaka-ibabaw. Pwede mong buhusan yan. Para ma-extend yung ano mo, yung kwarto mo sa taas. So, gagas ka ng mga 30, mga 30,000 dyan sa pabuhus na yan. Ito yung likod. Ano to? Labahan. Washing area. Pero maganda. Ayan, ito yung pinaka interior design ng bahay. Ah, exterior pala, exterior design. Ayan, no?
So, sulit na sulit yung ano mo rito, halagang 2.8 mo. Ayan yung itsura niya sa labas. Ganda, napakaaliwalas ng bahay. Lipat tayo sa kabila. Titignan natin kung ano pinagkaiba. Yeah, demo lang natin, no. Ito, ano pa to? Hollow blocks pa siya. Pero pag sinukat mo siya, ano, pansinin mo, ayan, lapat na po siya. So kung magpapahit ka ng simen ng buhangin, papalitadahan mo, manipis lang. Yung ganito lang kanipis, malaking tipid. O kaya, pwede puro, pwede mo na siyang puruhan. O, kayang-kaya ng puruhan to. Ayan. Pero masuggest siguro din yan. Alin? Ang mga tanong espekto sa tuwid. Ha? Pagod ko ang panila yan. Oo. Ayan, o, manipis lang ng ano nila. O. Ang ganyan lang kanipis yung pahid. O. Siguro yung isang semento mo, kayang-kaya na ito pahiran lahat ito. Wait, wait. Oh. Ito lang. Itong side na ito. Anong ganda oh. Kaya sa kabila, ang dami rin tao. Marami kaming kasabay ngayon. Marami naghahangad ng bahay na mura. Kaya sa mga ano dyan, sa mga may budget na, iano mo na. Sa mga budget, huwag nyo kami unahan. Oo, oh, huwag nyo kami unahan. Kami muna. Tara, labas tayo kabila. Higa-higa muna yan. Ngayon, bumiyahe kami simula alas 10. Nakarating kami ng 11:20. So, ang biyahe namin ay nasa 1 hour and 20 minutes. Dahil medyo mabagal, kaya ganyan yung biyahe namin. Sarap po sa pakiramdam, no? Pagka imaginin mo na sariling bahay mo to. Maluwang eh, lalo na kung ano, isa pa lang ang anak mo, tapos magkukwarto ka rito, nakaw, pwede mong lagyan ng mga ano to, palaruan. Oo, matakbo, lagay mo lang yung isa mong higaan doon. Ang luwang pa nito, siguro sa estimated, mga 6 na higaan o kasya rito. 6 na higaan? Eh, sa sobrang luwang ho niyan. Maganda ho. Ito, silip sa bintana. Kung gusto mo maging residential dito sa real estate ng Pasinaya Homes, ayan, dyan yung mga kasama mo. Marami ho. Small pa yun. Sobrang rami ho. Ngayon, yung nakikita nyo mga bahay na yan, malaki ho yan, malaki. Mga mahal ho yan. Nasa 3,000, 4,000 po yan. Nandito lang kami sa ano, sa demo. Mas mura. Ito, pwede mo pang buhusan yun, no? Ano guys, silipin natin. Ito yung bubong ng ano, ng lababo sa baba. Kung may budget ka na, pwede mo buhusan para gawing isa pang kwarto. Extend. Oh, extend mo. Kaso after 2 years. After 2 years pa. Ayos na ayos, mga kapatid. Ganda, oh. Parang ayoko nga umuwi, eh. Parang gusto ko na lang dito tumira. Hintayin ko na lang yung ano. Ito na lang kaya kunin natin, itong display na to. Silipin natin? O, pupuntahan namin guys yung ano, yung mismong area. Nandito lang kami sa bungad eh, pinaka-entrance nila eh. Sa display house nila eh. Yan, papunta kami ngayon sa Northeast Subdivision ng Pasinaya. Labang mo. Tanong at natagpuan din. Punta namin yung mismong site ng Pasinaya na naka-display doon sa may entrance. Thank you.
bawal, bawal, bawal. Hindi nga lang po siya. Yun, hanggang dito lang kami. Bawal daw pumasok. Tara, uwi na tayo. Yun guys, bawal palang pumasok sa loob ng site. Paano natin titirahan nyo kung bawal pumasok?